magari no sora no yo una kokoroga hareru yo una. Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial na tatutunan natin sa inyo ngayon ay yung plucking version ng kantang Orange ng bandang 7, no? Kaya Orange 7. So kung gusto niyo naman matutunan guys yung kanyang strumming pattern, don't worry, meron tayong ginawang strumming version nito para matutunan niyo yan, okay? So papanindig ko muna sa inyo guys yung kanyang intro para may idea kayo kung natuturo natin, ha. So dito yung banda sa may. So, doon yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin, guys, para sa intro at chorus ay G, okay? G na may asterisk. So, mamaya explain ko kung bakit may asterisk, no? Tapos, B7 na may asterisk. E minor na may asterisk. Tapos, D minor 7. Tapos, G. Tapos, C. Tapos, D. Okay? And then, sa ganun lang mga chords ay B minor. Tapos E minor, tapos A minor 7, tapos A minor 7 ulit, tapos D sus 4, tapos D 1. Nilagyan ko siya ng 1 kasi para malaman nyo na pwede yung isang strum down yan dyan. Okay? So yan, so ganun na kadali yung mga chords ng intro at chorus, no? So paano naman yung ating plucking pattern para sa buong kanta, okay? So pag makuha nyo na to, ganito na parang sa buong kanta, no? So na, ang lagi nating numbering guys sa ating pagtuturo ay number na string para mas makuha nyo kaagad, no? So 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So yan, so ituturo ko muna sa inyo guys yung may asterisk. Kasi pag meron kayo nakitang asterisk, ganun na yung pag-plucking niya para sa buong kanta, no? So ang gagawin nyo lang guys para sa G na may asterisk at saka E minor na may asterisk ay ganito lang. 6, 3, 2, 1, sabay-sabay. Pagka nasa open and close parenthesis guys, sabay-sabay nyo kakalabitin. So ganyan, 6, 3, 2, 1, sabay-sabay. Kung hindi nyo kaya yung tatlong daliri, pwede naman ganyan, no? Tapos 4 counts yun guys. So ganito, halimbawa 1, 2, 3, 4 bago kayo lumipat ng chords, okay? So ganun din sa E minor, 6, 3, 2, 1. So ganun din. Tapos yung B minor, yung B7 naman ay 5, 3, 2, 1. Tapos 4 counts din. So 5, 3, 2, 1, and then 4 counts. Parang ganito, 1, 2, 3, 4. Okay? Tandaan nyo yan guys, no? Kapag ka may asterisk yung chord, sinagyan ko ng asterisk, ang pag-plucking sa kanya ay ganun lang, pinch-pinch lang, ganyan. No? Pag may asterisk, tapos yung G, ganun din. Basta may asterisk guys, no? Kaya pag meron kayong makita mamaya sa mga susunod na part ng kanta na to, may asterisk, ganun yung pag-plucking. No? Pinch-pinch lang. Tapos 4 counts. Okay? Para mas maunawaan nyo. So, ganun lang kadali, di ba? So, halimbawa, pasadahan natin simula G, B7, at saka E minor. Parang ganito siya. 2, 3, 4. Tapos lipat. 1, 2, 3, 4. Tapos E minor. 1, 2, 3, 4. Okay? So, yan. So, ganun lang kadali, no? And then, the rest, guys, lahat ng mga chords ay ganito na yung kanyang pag-plucking. So, umpisa natin sa D minor 7. So, ang pag-plucking sa D minor 7, D at saka D sus 4, pag nakita nyo yung mga chords na yan, ganito yung pag-plucking. So, 4, 3, 2, 1, 3. So, sabay. 4, 3, 2, 1, 3. No? 4, 3, 2, 1, 3. Ganun lang. So, lahat yan. Yung D, ganyan din. Ganyan din. Tapos yung D sus 4, ganyan din. Okay? Tapos ang gagawin nyo naman guys para sa G at saka E minor ay 6, 3, 2, 1, 3. Yung E minor ganun din, 6, 3, 2, 1, 3. Okay? So ang gagawin nyo naman para sa chords na C, B minor at saka A minor 7, 5, 3, 2, 1, 3. Ganun din B minor. Tapos A minor 7 ganun din. Okay guys, no? So tandaan nyo, para sa buong kanta na, ganyan na yung mga pag-plucking. Yung mga bass lang ang naiiba. Halimbawa, 4, 3, 2, 1, 3. Tapos 6, yung bass na naiba. Tapos 5 naman,
yung naiba, no? Basta tandaan nyo, yung mga chords na yan, pag nakita nyo yung mga chords na yan, ganyan na yung pag-plucking para sa buong kanta, no? Tandaan nyo yan, guys, no? Ganyan na yung pag-plucking para sa buong kanta, para malinaw tayo, okay? So, ayan. So, ganun na kadali, guys, no? So, pasadaan na kagad natin yung kanyang intro para mas makuha nyo na talaga, okay? So, umpisa natin sa umpisa. So, G, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tapos, ay ganun ang mga chords, B minor. Yan, siguro na kadali yung mga intro, guys, no? At saka yung kanyang chorus. Pag nagawa niya yan, makukuha niya na rin kung paano yung chorus, okay? So, yan. So, ganun na kadali, no? And then, after nun, pupunta na tayong mga verse. So, ganito yung mga verse, no? So, Chisa nakatawo. Okay? So, doon yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin, guys, para sa verse ay E minor na may asterisk. So, tandaan yun, guys, no? Pag may asterisk, pinch-pinch lang, no? Tapos C, tapos D, tapos G, tapos D, tapos C, tapos D. Okay, and then second na ng mga chords, parehong-pareho lang ng intro kanina to. B minor, E minor, A minor 7, A minor 7, D sus 4, tapos D. Okay, so yan. So ganoon na kadali, guys, no? Yung kanyang plucking, parehong-pareho lang sa kanina, no? Ang nagdadagdag lang diyan ay yung C na may asterisk. Ang so C na may asterisk, pag may asterisk, pinch-pinch lang, ganun lang. No, pareho lang siya ng B7 kanina. Okay? So kung nakuha niyo na 'yung pag-plucking kanina, tandaan niyo 'yun, guys, no? Kung hindi niyo pa nakuha 'yung plucking, balikan niyo 'yon pag na-master niyo na bago niyo matutuloy itong kanta, okay? So ayan, katahan na kagad natin 'yung verse para mas makuha niyo na, no? So, Chisa nakato nara bere joida godore wanai bagala ko pala norai yume unizena. Okay, so ayan, so ganoon na kadali, guys, yung mga verse to, and then ulitin nyo lang uli yon, and ulitin nyo ulit yung verse, tapos pagkatapos nun ay pupunta na kayong pre-chorus, okay? So, yung pre-chorus, doon yung banda sa may so, doon yung banda, no? So, mga chords natin sa pre-chorus ay A minor 7, tapos B7, tapos E minor, tapos C, tapos D, tapos G, and then G ulit, no? Tapos, check na lang mga chords, A minor 7, tapos D, tapos B7, tapos E minor, tapos C ulit, and then C minor ulit, tapos D, third line ng mga chords, tapos D sus 4, tapos D na may 1, okay? So, ang gagawin nyo lang, guys, sa pinakadulong D sus 4 ay ganito. Down, down, slap. And then, pupunta kayong D na pinakadulo. May 1 siya. So, 1. Gano'n siya. Down, down, slap. Tapos, D. Okay? So, yan. So, ganun na kadali, guys, yung mga chords ng pre-chorus, no? Same pa rin yung kanyang plucking pattern. So, kantahan na kagad natin siya para mas matutunan nyo. Okay? Tapos, dito yung matasamay. Minor, D, tapos, ayan, so ganun na kadali yung mga pre-chorus, guys, no? So hindi ko rin nantahan, baka makapirate kasi tayo, no? Pag mahaba masyado, okay? So ayan, after ng pre-chorus, pupunta na kayong chorus. So kantahan kagad natin saglit yung chorus, saglit lang, para hindi tayo makapirate, no? Para mas makuha nyo. So,
nakuha nyo na rin kanina yung chords ng intro. So, parehong-pareho lang siya ng chorus. So, Ameagan Sayanana Pukorga. Okay. So, yan. So, ganun nakadali guys yung mga chorus, no? So, kung gusto nyo guys maiba yung plucking ng chorus, yung mga may asterisk, gawin nyo lang siya ng doble-doble. Kung ano yung pag-plucking sa buong kanta, gawin nyo lang ng doble. So, parang ganito yung G. Yung B7, ganun din. Gawin nyo na lang doble. Tapos yung E minor, ganun din. Gawin nyo na lang doble. Yung lahat na may asterisk, dodoblehin nyo lang yung pag-plucking sa ibang plucking natin ng mga chords. Okay? So, yan. And then, after ng chorus, babalik na naman kayong. After ng chorus, meron siyang maikling parang interlude lang siya. Ang chords lang doon ay G. Tapos G. And then, papasok na kayong verse 2 uli. Tapos, chorus uli. And then, meron siyang interlude o instrumental. So, yung mga chords doon ay E minor, C. Tapos, A minor 7. Tapos, D. Tapos, G. Tapos, D. Tapos, second na ng mga chords ay E minor. Tapos C, tapos D. Okay? Tapos babalik na naman kayong chorus and then tapos na yung kanta. Okay? So, ayan. So, nakuha na natin buong part ng kanta na to. So, hindi natin siya kakantahan guys kasi hirap na ako sa pagkanta. Ang hirap ng Japanese na song, no? Pero ganun lang yung mga chords niya. Ulitin nyo lang to yung kanta na to. Tsaka pagkakinata natin, baka makapere tayo kasi sa Japan, no? Kagaya yung Mirai E natin na kanta na Japanese. No? Mirai E. Na copyright din tayo doon. Ano, para ma-download ng mga beginners natin. Kasi pag na-copyright guys, hindi na siya pwedeng i-download. No? Disable na yung download niya. Matik na yun ng YouTube. No? Hindi kami nagko-control na. Okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugtog guys. Ito tayo sa next video natin. Bye!